It's Nerd TV! Hello mga katropa! Ayos ba tayo dyan? Ngayon naman, mag-aayos naman tayo ngayon ng bass guitar ko. So, ito po yung bass guitar ko, no? And ipapakita ko lang sa inyo and hopefully makikita ninyo, no? Oops! Kita nyo ba yon? May bengkong pataas yung ano, yung neck. So, ang ibig sabihin niyan kailangan kong higpitan yung truss rod. So, yun ang gagawin natin ngayon. Ihigpitan ko ang truss rod. So, mga katropa, bumili ako nitong straight edge na specifically made para alamin kung straight ang inyong neck o hindi. So, gagamitin ko to para malaman natin kung meron bang siyang bengkong o hindi. Okay. There you go. At ewan ko kung napapansin ninyo, no, yung sa gitna, parang ano siya, meron siyang siwang. At actually, pwede kong gawin to. Pwede kong galawin yung straight edge. Okay, i-bebengkong ko siyang ganun. Hindi ko nararamdaman yung gitna. Yung ito dito sa area na to. Sa, yan, yung mga frets na yon. Ibig sabihin, meron siyang bow dito. At isa pang check, no? Okay, so ang isa pang ginagawa kong check ay gumagamit ako nitong kapo, no? At ang ginagawa ko, kinakapo ko siya doon sa first fret, ganito. Yan. Please like and subscribe. And then gagamitin ko yung daliri ko, no? Ipupush ko siyang ganyan. So, ganito. Yan. And then, magkakaroon ng parang straight edge dito. Itong string na to, no? At makikita ninyo, ang laki ng siwang. Kasi pagka diniin yung ganyan, ang laki ng play. Hindi naman masyado, pero yan eh, may play siya eh. So, yun ang isa pang check. Okay, so, mga katropa, alam ko na meron siyang up bow. Papataas na ganun. So, ang ibig sabihin noon ay kailangan kong higpitan yung truss rod para ma-counter yung higit nung strings. So, ang paraan para gawin dyan ay kailangan tandaan nyo lang kung paano ang pagpihit ng truss rod. So, ang paraan dyan para matandaan ay yung tinatawag nilang righty, tighty, tapos lefty, loosey. So, left to loose and right to tighten. That means clockwise. Papaganito, pa right. Okay? So, umpisa natin. Ang pagpihit po, hindi kailangan marami, kundi kailangan unti-unti. There. Natin. Meron pa rin. Okay, tighten some more. Righty tighty. Okay. So, mga quarter turns lang or less. One quarter turn or less. And then, try again.
Now, siguro nag-iisip kayo, no, bakit ko tina-tighten siya na merong strings. Actually, mas maganda po yun na merong ng strings bago nyo ita-tighten. Actually, para sa akin, ano, kung halimbawa magpapalit kayo ng strings, okay, pagtanggal ninyo ng mga strings, okay, checkin nyo yung straightness ng neck, no? Then, saka nyo linisin, tapos eh, itama ninyo yung mga frets, no? Yung height ng frets, maybe kailangan isisin, linisin, ganon, yung fretboard. And then, pagkatapos nun, please, ilagay na ninyo yung bagong strings, okay? And then, pagka na ilagay na ninyo yung strings, then, checkin nyo uli ang truss rod kung may up bow ba siya o down bow, okay? Usually, pagkakabit nyo ng strings, magkakaroon siya ng konting up bow. Kaya kailangan checkin nyo yung ano niya uli, yung straightness uli ng neck. In this case, alam ko, inayos ko to eh, pero nung nilagyan ko na ng strings, hindi ko nagawang check-in kung may bow ba siya o wala. So, buti, bumili na rin ako nung straight edge, no, na para sa mga bass guitars. Then, now nakikita ko na kailangang i-adjust. Okay? So, just uli natin. Actually, nakikita ko yung ano eh. Okay. Check. Uli. Medyo tedious na process, mga katropa. Pero, pagtiyagaan lang. Okay, mga katropa. So, I think na-adjust ko na siya, okay, to at least enough para mas straight na siya kaysa dati. At ang nangyari ngayon ay parang nagkakaroon ng yung vibration, yung tumatama sa ano, buzz, nagkakaroon ng buzz yung itong top string na to, and it's probably because I need to adjust the action, pero also at the same time I think it might be that I do need a little bit of up bow para hindi magva-vibrate siya. So chine-check ko na lang yung kanyang straightness dito sa, ano, no, asinta lang, no. And, kita ko, ano na yun, straight na siya, eh. Straight enough. Pero, okay lang. Ito mas maganda ang pagkaka-straight kaysa dito. Hindi ko alam kung bakit. Pero, you know, kahoy siguro yun, no. Pero, just, as a precaution, so to speak, lulusin ko siya ng konti. Okay, konti lang. Yep. Yeah, there, like that. Ayos na yan. Okay, so para po sa mga bass guitars, ano, madali lang ang pag-adjust ng action. Ito lang yung itong mga screws na ito. No, in between or they are like here's the string and on the left and right of the string are Allen screws. So gagamit kayo ng Allen wrench para
ibaba o itaas ito. Yan, itong saddle na to. Okay, so yun po ang paraan para i-adjust ang action ng gitara, ng bass guitar. So, naayos ko na itong aking bass guitar na tuwid ko na yung itong neck na ito. Pero, let me show you something, ano. Nakikita nyo ba yan? Yung kamay ko, no, barely na makaabot dito sa huling tuner na to. See? So kung mag-tune ako nitong pinakamalayong tuner na to, kailangan ko mag-step forward. Okay, para maabot ko nang maayos. So naisip ko, no, di kaya mas maganda kung ano, ang tuning na andito na mismo sa bridge, imbis na naandoon sa dulo ng neck, di ba? So yung para bang ano ang tawag doon, yung headless na bass guitar. So yun po ang iniisip kong gawin. So eto po, no, bumili ako nitong bass guitar string nut set para sa conversion na gagawin ko. At ito naman po yung binili ko na headless bass bridge para sa conversion. Ang maganda rito, ang tuning niya na andito na rin sa bridge. Kaya gusto kong ikabit. Iko-convert ko itong guitar na to at gagawin kong headless bass guitar. At abangan nyo na lang sa susunod na mga videos kung paano ko i-convert itong aking mahabang full-scale na bass guitar into a headless bass guitar. Okidoki! Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you.